So, sir, mag-overhaul na naman tayo ng click 125. Tingnan natin yung kilometer. Yan, oh, batang-bata pa. Kaso, humingi na yung makina. Halos pares nung click 150 na, ano, na binlog ko. Ayan, oh. Ayan. Kapag ka ganyan mga sir, ibig sabihin po niyan, may problema dyan. Yung connecting rod. Bilit mga doy. Sigunyal yan naman. Okay, pag-uray natin yung makina saka yung chassis. Binabata na yung kapulong. Smell ka na naman kapulong dyan. Dito mga sir, kung sakali magkakalas kayo, double check nyo mabuti, lalong lalo yung mga sensor, dapat ingatan nyo na hindi masira. Para pag binalik ninyo, hindi siya ano, nag-check engine, ganyan. Tapos si Kapiling, busy si Kapiling. Kapiling! Yuso ka naman din ha. Parehas pa kayo nakapula ni Kapulong ha. Ah, Kapulong. Pulong! No! Sungit-sungit mo na naman ha. Inuwi mo yung shock tong ha, para matanggal yung regla mo. Meron naman tayong bisita. Eh, bisita ka ha, dyan ha. Kausapin mo sa Kapulong at malungkot siya kanina pa. Birthday niyan, nakapula yan, birthday niyan ngayon. Birthday na lang yan, ang birthday. Uy! Next year. Akala ko ngayon. Ganda lang sa paloto. Maingay na naman tayo. Wala na tayong ano, committee. Magpa-check up ako, sir. Ano, magpa-check up mo? Nakumbulso na ako. Na? Titingnan mo kung nakumbulso na ako. Ay, gagamitan kita ng diagnostic tools. Tatawanan mo na naman ako, porket nabagsakan yung motor ko, nabasag yung windshield, ganyan ka na. Ay, kunin ko muna yung windshield ng motor mo. Ilagay ko doon. Sa kung magkakalas kayo ng magneto, dapat ang cooler na ginagamit ninyo dapat yung flat, huwag po yung matulis. Kung sakaling matulis yung nabili ninyo, mas magandang tabasan nyo na lang gawin yung flat para hindi masira yung ano, yung sigunyal. Kung sakaling magbili nito lang kayo ng ano, ng magneto, maganda na yung sure or secure tape yung ating ano, sigunyal. Yan, ito yung harness niya. Ililis niyo po ito para hindi maano, mahatak. Para maiwasan niyo yung ganitong problema ng motor ninyo, pinaka-importante up-to-date lagi tayo yung nagpapalit ng langis. Tapos nakadepende lagi yung sa langis. Tapos kung natin makikita kung may tama pa yung ano, yung block. Kaya pagka narinig niyo yung ganyan tunog,
Huwag nyo na kaagad gamitin na matagal. Natanggal na natin yung lock nun ng axle dahil sa may swing arms. Paghihiwalay na natin to, i-double check nyo mabuti yung mga sensor. Kailangan matanggal nyo lahat para kapag pinaghiwalay nyo yung makina sa kayong chassis, hindi masabit o hindi sumasabit yung mga sensor para hindi masira. Ayan, paghiwalay na natin. Ayan, paghiwalay na natin. Ikaw yung dito. Ito yung makina niya. Dito natin makikita yung mga ibang part na damage. Sana hindi ito naapektuhan para hindi na natin problemahin para sigunyal sa kayong mga gasket, sigunyal bearing ay mga papatan natin dyan. So pagka nakalasp nyo na to, tingnan nyo muna yung mga bago nyo kalasin, tingnan nyo muna at revisayin nyo muna kung saan yung mga parts, lalo kung nagkakalas kayo ng mga soil, dapat sinasegregate nyo. Kung part dito side, ayan, ibukod nyo. Tapos part dito, bukod nyo rin hanggang doon sa kabila. Ayan, tapos dito natin ilagay lahat ng mga pinagkalasan natin. Dito natin ilagay. Tanggalin natin yung muffler. Ayan o. Walang ka-leak-leak yung oil seal dito. Kataon lang kasi na mainit ang panahon, tapos hindi maganda yung lawis. Kasi yan sa mga nagpapaingay. O di kaya, over gamit. Kumbaga, overuse. Shooter ka, ano? Hindi yung si ano? Si Brownlee, kung ano? Paso nga nag-grabe, no? 21.43. Yun o, malinis naman. Talagang kinulang sa langis. Higaan mo, parang 4 wheels. Yun. Yan, higaan mo. Pag dinudukot mo, umiga ka. Sulod natin tanggalin nyo, ano? Water pump. Ito mga sir, pwede kayong gumamit ng impact kung paluwag. Huwag lang maghihigpit kayo ng gamit niyan kasi nakakabali ng yung tornilyo. Tapos yan, sungkitin niyo yung water pump dahil po first time lang matatanggal yan. Saan niyo yan, sobrang tigas niyan. Hello ka nung, flat screw. Gamitin mo. Yan. Sige, hawakan ko. Dalawang flat screw ang gagamitin nyo mga sir. Tapos, ganun nyo. Isa, taas baba. Para matanggal. Kasi medyo matigas. Dahil ngayon lang ito mabubuksan. Diba? Oh. Meron din tong Allen wrench na size 4. Okay, pagkatanggal nyo na yan dito, sunod nyo to 10 mm. Tapos yung ito, sunod nyo tong contail nya. Yan yung agimat nyan. Yan yung kapangyarihan nya. 14 mm yung size nito, yung nut ng apat na stud.
Diyan natin makikita kung may gas-gas yung block or wala. Araw-araw lang ang ginagawa niya. Expect niya. Kahit saan bagay yan, expect yan. Parehas mo. Wala na eh. Ano yan? Yan. Release mo na yan. Yun. Ayan na. Makikita na natin kung may tama yung ano. Yung cylinder head block. Ayan na. Goods na goods. Ni wala nga ano. Carbon. Kailangan ba ito doon? Ito mga sir, kapag once na nagtatap overhaul tayo, dapat laging bago to. Huwag nyo ayan na, no? Hindi mapalitan ng bago. Mura lang naman to, kaya palitan nyo na. Sure natin yung cylinder head block. Check natin kung may tama yung ano, yung block. Ha? Ayan mga sir, oh. Ayan, mayroon ng kalmot. Kasi yan mga sir, so, ano, so, kapag nagkaroon ng problema sa sigunyal at pinatagal nyo pa, ganito ang mangyayari. Yan, hindi naman natin pwedeng baliwalayin yan kasi kakain ng langis yan. Pwede natin magamit ulit ito, kaso nga lang sa katagalan magpapalit at magpapalit pa rin kayo dahil magbabawas at magbabawas na ng langis ito. Baka yung ilalagay nating sigunyal baka masira din uli dahil magbabawas na ito ng langis. Kaya dapat kung mga ganyan sabayin nyo na lang din palitan. Pero kapag walang budget, pwede naman ito palo habang nag-iipon, nagamit yung motor. Pero kung may budget naman, mas magandang mapalitan na lang. Kasi napaka-importante po mga sir na mapalitan yan. Kasi pagsisimula ng ano yan, pagkaubos ng langis. Kaya napaka-importante na ano, up to date tayo. Wala po yan sa brand ng motor natin. Kung ano yung matibay o hindi. Ang alam ko lang na pinakamatibay mga sir, yan yung mga 2-stroke nang alam ko pinakamatibay. Pero yung dati kasi may 2-stroke din ako. Kapag ka napabayaan mo din sa 2T, sisirain niya pa rin yung block. Pero matagal pagka hindi mo napabayaan sa 2T. Ganoon din dito. Kaya nasa atin pa rin yan ang pagiging ano itatagal ng motor. Ayan, maya tanggalin natin to para makita na natin. Ay, langis niya. Tanggalin natin langis bago natin paghiwalayin dahil magkakalat yan. Ayan, kalat-kalat na ngayon kulang sa lapag. Tanggalin natin yung ano oil cover dahil meron pang isang tornilyo dyan bago nyo makalas yung crankcase na yan, meron pang tornilyo doon. Tapos kailangan din natin tanggalin yung timing chain guide, saka yung oil gear oil pump para hindi mabasag yun kasi plastic parts lang yun. Niiwasan na natin yung dumami yung gastos ni customer or ni mekaniko. Ito mga sir, para matanggal nyo tong cover na to at okay naman na tanggal nyo yung tornilyo nitong gilid-gilid na to, yung tornilyo ng block dito ito, gamitin nyo yan. Tapos ito yung gawin nyo para matanggal nyo yung cover na yan.
para yan maiwasan nyo na yung magsungkit-sungkit pa. Baka kasi masungkit nyo yung gitna, pagsisimulan ng linkage ng oil natin yan. Yan, tanggal na kaagad. Eh, lalabas na yan pagkatapos. Ito yung iingatan yung mga sira itong part na to. Parang bala ng baril. Alam na kasi kapag ka ano yan, tinanggal natin yan at nagugos tayo ng gasolina at natumba yan o di kaya na dinala nyo sa iba sa labas ganun mga panaglilinis at nanaglagyan baka magulat kayo umingin na lang yung ano makina mas maganda pa rin yung ano yung safe kapag ka nagtatrabaho. Ayan tayo yung chain nya. Okay, tapos tanggalin nyo yan dito sa may stud ng ano, sinkastan natin. Kapag natanggal nyo na, tanggalin nyo natin yung swing arms, tsaka ito, 10mm na pang case bolt. Oh, lagyan mo dito. Tapos, 14mm. Tanggalin natin yung swing arms, sunod natin yung ano yung mga tornilyo ng crankcase bolt natin. Umot ka na? Umot na yan. Yan, tagawin natin yung stud. Yan, ito yung stud niya. Ay, stud yung ano, crankcase bolt pala natin. Crankcase bolt. Tapos ngayon, gagamit tayo ng rubber mallet at magsisinsil na tayo dito, dito, saka dito. Ano yan? Ano yan? Okay lang yan. Sigurado yun yung mga sir na nawala na yung mga ano ah. Nawala ng tornilyo. Yan. Okay lang. Pa, yan. Ayun. Ayan, ito na yung crankcase natin. Ayan, ito yung may problema mga sir. Kaya bakit natin ano? Binaba yung makina to. Okay naman yung signal nagkataro lang talaga sana sa connecting rod. Kung may ikon lang sana ako available na connecting rod lang sana na original yung mga iniiwan ng mga iba customer ay pwede ko sana ano yan gawa ng paraan kaso wala talaga ngayon kaysa naman na bibili tayo ng aftermarket na ganito. May na-encounter din ako na aftermarket siguro hindi ko naman nila lahat. Inabot lang ng 3 months to 5 months umingay uli yung sigun yan kaya mas maganda standard pa rin or yung ano genuine parts. Okay, close mo na. Tanggal natin sigun yan mga sir. Ito mga sir, kung pinupokpong nyo dun sa ano ilagay nyo yung nut para hindi bumusal. Ayan. Oh, IJMB.
Ah. Boss, may Shopee daw kayo? Wala pa sir eh. Wala pa tayo yung Shopee. Medyo baguhan pa lang tayo sa larangan ng pagbablog. Nasa vlogging sa iba. Okay, check natin. Dito mga sir, kung mag-check kayo ng sigunyal or connecting rod, gagalantuhin nyo yan. O kahit andyan yung piston, pipwede, pupukan nyo yung piston, ganun nyo, maririnig nyo yan na tuk-tuk-tuk-tuk, mga ganun yan. Okay, testing natin. Testing mga kap. Yan, si Kapulong ang magtitesting. Yan. Landa naman. Baka kamuhi ko magawa. Ayan o. Tandaanin mo lang yan mga sir. Maririnig mo kagad yung tunog. Ayan. Dahil dito. Ayan. Minsan kasi kapag kinukulang sa langis, itong si pin ng ating connecting rod, may butas yan. Baka kinulang sa langis, kaya nagkaroon siya ng bakal to bakal. Wala na yung pampadulas niya. Pero itong sigunyal ng assembly na ito. Itong mga bayag niya. Okay po yan mga sir. Makapakinabangan pa ito. Ano, buo na lang? Yan, buo. Buo na lang daw, sabi ni sir.